ito yung sinasabi nila na hindi porket nakapasa ka sa exam ng EPS topic is may guarantee na makakalis ka kaagad basta okay. Napaswertihan nga lang din na mauna ka. Kung nauna ka mag-exam, hindi yun nangangahulugan na mauuna kang makaalis papunta ng South Korea. And, gamit na gamit ang Bible verse na Isaiah chapter 60 verse 22 na sinasabi ng when the time is right, I, the Lord, will make it happen. When the time is right, pag dumating na ang panahon mo or panahon natin, yung para sa atin na aral is mangyayari talaga. Ang talagang para sa atin. When the time is right, I, the Lord. Siya na si Lord ay pangyayarihin niya yung para sa'yo at ang para sa akin. So what I am saying this right now is hindi pa natin time na ma-select or ma-hire. Maybe mostly maybe meron pa talaga na dahilan kung bakit. Diba? Or hindi natin alam, baka hindi talaga tayo para sa South Korea. Pwedeng may mga chances na ganun na hindi talaga tayo para sa South Korea, or baka meron pa talagang mangyayari or plano si Lord. Hindi pa ito yung para sa iyo. So nagdaan na nga ang selection ng November 5 to 8. So late na akong gumawa ng video dahil hectic ang schedule. One day lang yung pahinga ko. So to spend time to rest, diba? Kailangan natin yun. And hindi naman ang makapag gawa agad dahil ayun. So congrats po sa mga na-hire at sa mga ma-hire pa. Hindi pa naman huli ang lahat para sa akin na hindi pa na-select nung nagdaang massive selection for EPS nung November 5 to 8. So today is November 19. May selection daw. 19 hanggang bukas. November 19 to 18. Parang hindi ko ramdam. Hindi ramdam. And huwag kayo mag-alala sa mga hindi pa na-hired. Sa ating mga hindi pa na-hired is meron pa pong selection na darating sa December. Ayun po ay base kay flex ko dyan. Kay chairman yon ng South Korea. Legit po yung mga pinupost niya. Hindi pa tayo na-select. So, waiting mga yocha. And hindi pa naman huli ang lahat, diba? Kasi meron pa tayong 1 year sa roster. Hanggat nasa roster pa tayo, maniwala at magtiwala. O kung dumaan man yung time na nag-expire na yung or nag-expire na application natin or wala na tayo sa roster, pwede tayo mag-try. At least, iba, sinubukan natin na nagdaan yung mga taon nakasama ka sa roster. Malay mo nga kung isa ka sa ma-hired, diba? O sa makuha. Nung malayo pa yung selection, tapang ko na massive selection na, na-excite ako kasi ito na naman, baka isa na ako dun. Pero nung lumagpas na yung massive selection nang hindi man lang ako na-hired, yung nakaka-depress, guys. Nakaka-depress talaga. Kung sinasabi ng iba na nakaka-stress mag-aral, nakaka-stress na ano, ayun, mag-aral, mag-review, nakaka-stress, hindi pa yan ang stress. Ang mas nakaka-stress nito, yung hindi ka pa na-hired. Kahit ano,
ang dami ng massive selection ng daan, hindi ka pa rin na-help. Ayun talaga, nakaka-stress, nakaka-depress. Para sa akin, ha, sa naranasan ko. Pero tanggap ko naman na kung hindi pa to yung tamang, ano, tamang araw para sa akin, tanggap ko naman. Pero dadaan tayo dun sa time na mag-iisip ka eh, madedepress ka eh. Ano ba, bakit ba, na hindi pa ako na-help? Natabunan na ba yung application ko, yung papel namin? Dahil ba sa hindi ako nag-skill test? Dahil sa mababa lang ba yung score ko? Ganun, magpapaisip ka, may stress ka. Baka, lalo na kung makikita mo na yung iba, na-hurt na talaga. Kasi isa ako sa mga sumusubaybay sa page ng mga EPS Topic Philippines. Sa iba pang page ng mga EPS Aspirant. At may naka-follow din ako sa mga vlogger. Yung mga pinapost sila na tatlong yoja, na hurt na, ganyan. Nag-iisip ka, naglalaro yung isip. Ayun talaga yung nakaka-stress eh. Mas stress at nakaka-depress pa sa pagre-review. Well, yan talaga. So, yun nga, habang ikaw, hindi ka pa nahahired, yung iba na-hired na, nagpo-post na sila, kino-congrats na. Ikaw, alam mo yun, parang kang pinagbabagsakan ng langit at lupa. Pero, after naman nun, may isip mo pa rin na, ah, baka hindi pa talaga ito yung para sa akin. Hindi pa ito yung para sa'yo, at para sa mga hindi pa nahahired. So, try lang kung ma-expired ulit. Hanggang sa nasa edad pa tayo, di ba? Ang limit naman ng pag-a-apply sa South Korea is 38. So, marami pa tayong pagkakataon, marami pa tayong chance na subukan. At least, we try, di ba nga? Sabi nga, try and try until you succeed. Kasi baka dun sa pagsubok-subok mo na yun, dumaan yung araw na yun ay moment mo na pala, na para sa'yo na pala yung araw na yun. Dahil may ginawa ka, pumukas yung pagkakatawa na at ibinigay sa'yo yung para sa'yo. So, as of now, hindi pa tayo nahahired, hindi pa ako nahahired, waiting pa rin ako, and hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa at tiwala sa itaas. May 1 year pa ako sa roster hanggang September 25, 2025, o kaya tiyaga lang. And habang nandito pa tayo sa Pinas, spend time to family at sa kalusugan and mental. Alagaan muna natin yung mga sarili natin habang hindi pa tayo nahahayal, diba? So yun nga, hindi naman kasi porket nakapasa tayo sa exam eh, garantya na yun na makakaalis tayo papuntang South Korea. Passwordihan lang yun, kung para sa atin, para sa atin. And ayun na nga guys, marami pang magdadaan ng selection para sa atin, para sa akin, na naghihintay pa rin na magkaroon ng amo sa bansang South Korea. Masakit na hindi ma-hire. Pero ganun talaga eh. Baka may mga dahilan yan eh. Naniniwala ko may mga dahilan yan. May mga dahilan. Ang mga bagay-bagay na nangyayari dito sa atin. The only things to do is magtiwala sa itaas. Bahala na siya. Siya lang naman ang nakakaalam. Diba? Hindi naman natin pwedeng ipilit ang mga bagay na hindi pa naman talaga para sa atin. Diba? Nasasaktan lang tayo. So, sa lahat ng mago, naghihintay na ma-hire, ma-stress. Keep stress. Charot, keep stress. Patuloy lang tayo ma-stress. Patuloy lang tayo ma-depress. Patuloy lang tayong mangarap. Maniwala. Diba? Hanggat nasa roster pa tayo. Alam mo kasi,
Ang sabi nga nila, buti nga ikaw, naghihintay ka na. Kami, nagre-review pa lang, hindi pa namin alam kung makakapasok kami sa exam. Yeah. So, ayun, thankful pa rin naman ako. Eh, diba? Hindi, dumating ako sa point na naghihintay na ako ng employer. Kasi, guys, bago talaga ako mag-exam, alam ko sinabi ko na to sa ibang videos ko, bago talaga ako mag-exam, alam ko na talaga na may 1 year mahigit yung iba, aware ako sa mga naghintay ng 1 year mahigit bago sila nakaalis or nagkaroon ng employer sa apply nila as factory worker sa bansang South Korea. Aware ako dyan. At sinubukan ko talaga. Diba? Kasi may mga kambayan kasi tayo na ayaw nila mag-try. Kasi matagal. Gusto nila yung alis agad. Yung mabilis lang yung process. Na makalis agad sila. Maka-flight agad sila. Kaya ayaw nila mag-try sa Korea. Ayaw nila mag-try na mag-apply sa bansang South Korea. So ako, tinry ko talaga. During pandemic, nag-aral ako niyan. At ang haba, ilang taon din yung ginugol ko na mag-aral. Kasi, iniisip ko kung sa araw-araw na wala akong ginagawa, wala akong ambag. Diba? Walang mangyayari. Kasi mabilis lang ang panahon, guys. Kung sinimulan mo noong 2020, ngayon, ayun talaga tansyo ko eh. Kasi 2021 ba ako nag-aharap? 2021, ang tansya ko talaga, 27 ng edad ko, 27, 28, andyan yung part na naghihintay na ako kung makapasa ako sa exam. 2023, makapasa ako sa exam. So ngayon, naghihintay na ako, di ba? Tama lang yung ginawa ko na noong mga nakaraang taon, sumubok ako mag-aral, mag-exam. At nandito na ako sa point na naghihintay na ako ng employer. Thanks God pa rin, di ba? Guys, i-flex ko dito yung may nag-comment po sa video ko na isa sa mga makakatulong sa pag-iisip. Isa sa mga katulong sa atin na mag-cheer up is yung comment ng isa nating kababayan, si At Dani. Sabi niya dito is, even though you don't see it, God is working everything out. God, don't give up fighting. Ayun nga, kung ano, hindi natin nakikita yung result niya, may ginagawa sa Lord behind sa buhay natin na hindi natin alam kung kailan yung mga nakatakda para sa atin. Before I end this video, meron lang akong babasahin galing sa comment section natin. Tatanong Kayorme PH 4559. Good day po, ma'am. Ask lang po sana kung pwede magpalit ng job category pag may renew ng approval. Pag mag-renew ng approval. Ang pagre-renew po kasi ng approval natin ay through email. Mag-email tayo kay DMW. I-flex ko po dito yung instruction kung paano po mag-renew. And yun naman pong pagpapalit ng category is wala akong idea eh. Siguro ano, magtatanong tayo sa DMW. Sila yung may power na makapagbigay ng talagang instruction or yung mga concern natin sa kanila talaga. Itatawag natin sa kanila or we can visit the DMW. So I guess ang alam ko lang kasi is yung pagre-renew through email nga. Mag-email tayo. Pero yung pagpapalit ng category,
sadyain po natin sa DMW or itawag natin kung paano tayo makakapagpalit ng kategory. So, ayan muna for today's video. Na-update ko, sa apply ko as factory worker sa Bansang Santo.